Magandang araw! Kasama ka rin ba sa mga laging naakit sa mga sales kagaya ng ngayon? 12-12 na naman. At mga tao, wala nang ginawa kundi mag-isip kung paano nga ba makasulit dun sa sales na nilalabas online. Yung iba nakaredy na yung mga pera pinag-ipunan para makabili ng mga bagay na matagal na nilang nililista at gustong bilhin. Lalo na't magpapasko yung iba mga panregalo. Pero teka, itigil mo muna yung gusto mong gawin. Bibigyan kita ng tip para masigurado na hindi masasayang ang perang pinag-ipunan mo. Siguro, sagutin mo muna ang mga tanong na ito. Kaya ba talaga ng budget? Kailangan mo ba o kapritsyo lang? Pwede pa bang ipagpaliban? Talagang mura ba o nainganyo ka lang ng sinasabi nilang sales? Mabubuhay ka bang wala ito? Ikaw lang ang pwedeng sumagot ng mga tanong na ito. Pero sana pag-isipan mo kung ano ang sagot na napili mo. Dahil dun mo pwedeng ibase kung paano ka magdedesisyon kung bibili ka na ba ngayon o mag-iipon ka na lang muna ng pera. Pero teka, kung madami ka namang pera, lumalangoy ka sa pera at hindi mo alam talaga kung saan magdadalhin yung pera mo, aba, sige lang, mag-shopping ka lang. Pero gusto ko ipaalala, alam mo naman sigurong pandemya, di ba? Mahirap ang buhay at hindi natin alam kung ano mga susunod na mangyayari. Consider these tips. Tip number 1, self-awareness. Isipin mo sa sarili mo, bakit ka ba nadadala? Huwag dahil sa fear of missing out. Tip number 2, resources. Meron ka ba talagang pambili? Kasi kung madami, wala tayong problema. Pero kung kulang, mag-isip-isip. Tip number 3, functionality. Talaga bang matibay ito? Talaga bang magagamit mo ito? Pwede ba itong pagkakitaan? Kasi kung pwede, sige lang, bilihin mo. Investment yan. Tip number 4. Ito na ba talaga ang pinakamurang nakita mo? Nagtingin ka ba talaga dati? Tip number 5. Satisfaction. Kung matagal mo na itong gustong bilihin at pinag-ipunan mo talaga, by all means, gawin mo. Kasi it's a good deal. Pero, kailangan ang iisipin mo, gaano katagal yung maibibigay nitong satisfaction sa'yo.